Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Alam mo, Ben, marami sa kabataan natin ngayon ang hindi po nakakapag-aral dahil po sa kahirapan. Yun usually yung dahilan, no? Poverty. Poverty. Pero madalas yan ang naging rason kung bakit marami tayo mga out-of-school youth. Pero dito, Ben, kakaiba itong batang naispatan po ng kilos pronto. Dahil po, kapos sa yaman at wala ho silang bahay, matyaga po siya nag-aaral. Saan? Ito, footbridge po. Sampung kahig, isang tuka. Yan ang buhay na kinagisna ng isang batang nakilala ng KP team sa isang footbridge sa kabahan ng EDSA. Sa unang tingin, masasabing isang ordinaryong grade 5 student ng batang si Marlon Mendoza o mas kilala bilang Mar para sa kanya mga kaibigan. Pero hindi tulad na karamihan sa kanya mga kaklase, lumaki at nabubuhay sa lansangan si Mar kasama ng iba mga street children na madalas ay nakatambay sa mga footbridge sa EDSA o kung saan man sila dalhin ng kanilang mga paa. Ayon sa United Nations Children's Fund o UNICEF, kung mapapabayaan, kadalasang nasa peligro at nalululun sa maraming bisyo ang tinatayang 25 hanggang 30,000 mga street children sa Metro Manila na gaya ni Mar. Pero kamakailan lamang, ibang mukha ng mga street children sa pamamagitan ni Mar ang nakita ng mga netizen. Naging usap-usapan kasi sa social media ang mga larawang ito ni Mar. Maraming naawa pero marami din ang humanga. Kahit na wala silang bahay at nakipagsapalaran sa lansangan, hindi tumigil sa pag-aaral si Mar. Tuwing gabi, pagkagaling sa eskwela, hindi alintana ni Mar ang init, usok at ingay ng mga motorista sa EDSA. Makapag-aral lamang siya. Dahil sa hirap ng buhay, maagang namulat sa pagbabanat ng buto ang 11 anyos sa si Mar para makatulong sa nakababatang kapatid at sa kanilang nanay na isang single parent. Papasalamat naman ako sa kanila kasi siyempre nauunawaan nila at saka naisip nila yung anak ko hindi na napagpapakahirap na maghanap buhay para tumulong sa magulang. Bihira po yung batang ganun ngayon, inisip na tumulong sa magulang. Hindi kasi sapat ang kinikita ng kanyang nanay na rumaraket bilang labandera at tindera na sampagita. Kaya pinagsasabay ni Mar ang pagtitinda at pag-aaral. Kailangan mag-aral po sila na mag-aral. Huwag po nilang aksayin yung panahon kasi pagdating ng araw may trabaho sila. Nagkapamilya sila, kaya nilang buhayin. Hindi katulad nito. Katulad namin, wala kaming pinag-aralan. Walang makuwang magandang trabaho. Pero kahit sadlak sa kahirapan, hindi ito naging hadlang para hindi mangarap si Mara. Sa ibabaw ng footbridge kung saan sabay na nagtitinda ng sampagita at nangangarap ang ating bida. Pinatunayan ni Mar na hindi hadlang ang kahirapan sa pag-asa na balang araw ay maabot niya rin ang magandang kinabukasan.